good morning. Today is Saturday. So, ang aming ganap for today ay pupunta kami sa gardenery. Ano ba ang gardenery sa atin? Yung basta yung bilihan siya ng mga ano, ng mga halaman, ng mga puno na pwede mong itanim. Kasi inaayos namin yung garden namin. Kumbaga, inaayos namin yung garden namin. So, kailangan namin, naghahanap kami ng mga halaman na pwede namin itanim. Hindi nyo kita siguro, pero, yan. Dati may ano dyan. Dyan sa puwang na yan, may halaman dyan na nagko-cover, na parang ganito. Yan. Pero ngayon, tinanggal namin, tapos gumawa kami ng hagdanan pababa, kasi may space pa kami sa baba. So, para magamit namin yung space na yan para mataniman or paglaruan, ganyan, or kung ano man ang aming balak. So, naghahanap kami ng, ayun, mga pananim. Tingnan namin kung ano yung makita namin na bagay sa scroning dun sa aming, dyan sa labas, sa garden. So, ayun, ang aming ganap for today. Samahan nyo kami. Tara. Guys, andito na kami sa gardenery. Malaki yan hanggang dun sa dulo. Dito kami sa may parking lot. Ito yung bibili namin. Yung nagka-crawl siya sa bakin. Ayan. Nagsispread siya sa lupa. Ito, nandoon sa puno, sa may puno. So, maganda ng mga bulaklak. Ang gaganda ng mga bulaklak. Ang laki nun, no? Kano to? 70 kroner. 70 kroner isang ganyan. To 55 yung isang ganyan. May mga ano na, may mga dumating na. Kanina ano lang kami, tatlo lang kami dyan sa ano, sa labas. Pumasok na kami ng sasakyan kasi ano, mahangin. Tinanggal na naman yung medyos niya. Pumasok na kami sa loob kasi ano, mahangin siya. So, ayan lang yung suit ni baby. Hindi ko siya nilagyan ng dress eh. Yung ano, yung ganito, yung overall. So, pumasok na kami. Andito na sa sasakyan yung binili namin na duke ang tawag dito. Yung ilalagay mo siya sa lupa para hindi ano, tumubo yung mga damo. Ayan, roll siya. Malaki siya.
Yan. Tapos, yung mga halaman na pinamili, nag-aantay na lang si Kenneth na bayaran. Tapos, maya ko na lang ipapakita yung, yung mga pinamili namin. Hindi naman kami namili masyado. Hello guys ulit! Andito na ang lahat sa loob ng sasakyan. Daddy Kenneth at si baby. Yun siya. At si mommy. Andito na din ang mga halaman. Hindi naman karamihan. Mamaya, ipapakita ko yan. So, ngayon pupunta na tayo sa Bunpris, yung grocery. Tapos, titingin tayo kung nagbebenta sila nung plum tree. Kasi may parang doon eh. Blomster Boutique. Yung siya. Parang din siya. Parang flower shop. Pero may din sila. Gardenery din sila. Yung may-ari. Tapos, nagbebenta sila ng mga mga puno, mga halaman din. So, ayun na. Kagagaling lang namin dun sa Bunpris. Tapos, dun sa Blomster Boutique. So, sabi nung nagtitinda doon, wala silang plum tree. Kaya hindi kami nakabili ng plum tree. Yun, sana yung bala kong bilhin doon. Pero nag-grocery lang kami. Tapos ngayon, pa-uwi na kami. Yan, medyo makulimlim pa rin. Pero okay lang yan. Pagdating namin sa bahay, magtatrabaho na yung isa para i-tong mga binili namin. Ilagay na. So, ito yung rose siya. Ayan ang aming binili. 160 yan siya. Ito yung ribs. Ano ba yung ribs sa English? Ano siya? 179 krona. Ayan yung itsura niya pag nagka-bunga siya. Tapos ito. 6 na piraso. Yan, ganyan siya. 80 krona ang isa nito. Ito yung itatanim namin sa scroning. Yung sa siya, paslant siya na lupa. 6 to eh. Hindi ko na ilabas lahat. Pero ganyan itsura ng isa. Ayan. Yan lang naman ang aming pinamili. Pumunta talaga kami dun sa gardenery. Dun sa shop kasi bibili kami nung yung pinakita ko, yung yung itim na pang-cover sa lupa. Yun ang pinunta talaga namin dyan. Tapos ito, yung dalawa extra lang yan. Ayan yung ginawa namin. Ang hirap makita. Pero ganyan siya. Diba? Kinover. Tapos, binutasan, tsaka tinanim. Yan, ganyan ang mangyayari para hindi tumubo ang mga grass. Yan. Ayan siya sa baba. Nasa baba ako. Nasa taas ako kanina eh. Ngayon, nasa baba na ako. Kulang pa yung halaman namin dyan. Dadagdagan pa namin. Ito ko sa inyo ang aking tanim. Nakamote. Dalawa yan eh. Nag-usbong na siya. Tapos sila. Tapos talong. Tapos yung tangliit. Kamatis. Tapos dito. Ang tanim akong yan? Labanos. Radic. Tapos salat. Maharvest ko na iba dyan kaya. Kanti na lang sila. Ito, binili din namin ito dun sa same place na pinagbilhan namin ng halaman. Ito na nga yung price niya.
Dalawa yan. Gusto ko dagdagan ng isa pa dito. Pipili pa kami ng isa. Kasi parang mas maganda yung tatlo sila. Balik ulit kami. One of these days. Pinapaunti-unti namin yung bili. Kasi wala pa talaga kaming plan doon sa kung ano yung magiging ano ng garden namin. Kaya konti-konti lang muna yung binibili namin. Tsaka ano din siya. Pricey din siya. Hello! Nandito ako sa labas ng aming bahay. Tinitingnan ko ang aming mga ano, ari-arian. Yan. Lahat ng nakikita nyong yan, hindi amin yan. Charot. Ano? Wala lang. Dito lang tayo. Kasi ano, magmumuni-muni ng ating mga buhay-buhay. Makulimlim today, umulan. Kaya ano, medyo malamig siya. Ano, yun. Yan ang ating ganap for today, for Saturday. Nag-ano lang tayo. Nagpunta lang tayo doon sa ano, namili ng sa gardenery, namili ng halaman, ganyan. Tapos ito yung ano namin, summer. Ito yung ginagawa, yung kumbaga activity namin sa summer, ayusin ang aming ang ano, ang aming kapaligiran, 'di ba? Diyan namin gagamitin yung oras namin since hindi naman kami makapag-travel. Ano, iyon. Kaya doon namin gagamitin yung oras namin sa pag-aayos ng ating ano, ang ng bahay, pagpipintura, pag-aayos ng dapat ayusin sa bahay, tapos ayusin yung ano, yung yan, yung scroning namin, kasi actually tong property na to, ano, mahirap siyang i-work. Mahirap siya to work with kasi yung ano niya, hindi siya yung patag ba. Pag ganun siya, paslant yung ano, kaya yung mga halaman na maitatanim mo, yung mga gumagapang lang siya. Yung hindi siya pwedeng nakatayo ng mataas kasi nga pag ganun yung lupa, ba? Diba? So yun, ang hirap niya trabahuhin. Actually, hindi dapat to intended na gamitin yung sa area na yan sa baba. Kasi before, ano yan, damuhan lang yan. Hindi dapat, walang plano na kumbaga gamitin yan. Ano, kumbaga ano lang yan. Grensa ng property. Yung limit ng property. So parang, walang balak na gawin dyan. Ganyan. Tapos one day, napansin namin na ano, pag umuulan, grabe yung tubig dyan sa baba. Yung alam mo yung burak, eh, hindi naman burak, yung maputik siya kasi nga yung tubig na galing sa bundok, kasi may bundok dito sa amin, bumababa. So, ito, walang proper siyang daanan, wala siyang proper daanan ng tubig, kaya alam mo yung apaw, yung ano ng tubig niya, kung sa kalat. So, dyan sa baba namin, hindi ka makaapak dyan kasi lulubog ka talaga. Lulubog ka talaga. Wait lang, pakita ko. Ngayon, inayos na. Nilagyan na siya ng, ano, ng pipe. Yung parang daluyan. Daluyan ng tubig. Tapos, inano ng, hindi pa actually tapos yan. Ano pa yan? Marami pang, medyo marami pang proseso yan. So, ayun ang kwento ng, napunta tayo sa burak, napunta tayo sa ganyan. Ayun, yun dapat yung pinaka main purpose. Kaya namin, kumbaga, ayusin yung baba. Yung property sa baba. Kasi nga, kung saan-saan lumalabas yung tubig, ang pangitig na, ano, wala siyang proper na daluyan, drainage, kumbaga. So, ngayon, ano na, nilagyan na siya ng daloy yung tubig niya galing sa bundok, sa fiel, ano na, may daluyan na siya, dinugtong na yun dun sa daluyan ng tubig ng kapitbahay namin. So, ano na siya, okay na siya, in the process of getting better na siya. Tapos naman, after nung magpahukay, may lumalabas naman dito sa isa na tubig na naman. So, ginawa na naman ng ano, daluyan yung ano, yung tubig. Yan. Kaya,
itong project namin dito sa scroning namin sa baba, medyo matatagalan, medyo ano yan, matatagalan yan. Process yan. Hindi yan matatapos this year, this summer season. Kasi magastos. Wala pa kami talagang definite na plan kung magtatanim ba kami ng puno dyan, magtatanim ba kami ng berries dyan, magtatanim ba kami ng mga halaman dyan, or yung mga ano, kung wala pa kaming kumbaga plan talaga. So kung ano yung ma-come up namin, tingnan na lang natin. Ano kaya, pakita ko yung after video. So yun, ang ating ano for today, ang ating chika for today, ang ating scroning. Yun, siguro hanggang dito na lang, i-close ko na yung vlog. Mag-8 na, pero ano, maliwanag pa din siya. Yun, thank you for watching. I hope you having an amazing summer. Kahit na umuulan dito sa Norway, well, wala namang bago, diba? I-ano na lang natin, tanggapin na lang natin ang katotohanan na yun, kahit summer, maulan, malamig, yun na talaga yun. Ano na lang tayo, mag-jacket na lang tayo ng makapal. Yun guys, hanggang dito na lang. Take care everybody. Thanks for watching. Bye-bye.